Ang relihiyon ay organisadong koleksyon ng kaugalian, paniniwala at kultura na nag-uugnay sa sangkatauhan sa mga espiritual na bagay o pangyayari. Ang mga paniniwalang ito ay karaniwang nakasentro sa tinuturing nilang Diyos o sa nilalang na kinikilala bilang pinakamataas sa lahat. Ang relihiyon ay isa sa nagiging gabay ng tao sa kanilang moral at kilos. May tuturing din ang relihiyon bilang isang anyo ng pagsamba. Ang karamihan ng mga relihiyon ay may mga organisadong pinuno gaya ng pastor, obispo o di kaya tagapagtatag nito. Mayroon ding mga simbolo, mitolohiya, kultura at mga sagradong kasaysayan na nakapaloob sa relihiyon. Ang bawat relihiyon ay may pagkakaiba at sari-sariling katangian. Nahahati ang mga tao sa mundo dahil sa kani-kanilang mga paniniwala. Dito sa Pilipinas, sa mahigit 1 milyong populasyon, ang mga Pilipino ay nahahati sa magkakaibang mga relihiyon at may kanya-kanyang pinaniniwalaan. Ano nga ba ang mga relihiyon dito sa Pilipinas? Aling relihiyon nga ba ang mas pinaka-pinaniniwalaan ng maraming Pilipino? Yan ang ating aalamin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps! Samahan niyo akong libutin ang buong Pilipinas upang alamin ang mga pinakapopular na relihiyon dito sa Pilipinas. Pasok sa pang-10 sa ating listahan, Bible Baptist Church. Ang Bible Baptist Church ay mga Kristiyano na nakikilala sa pamamagitan ng pagbibinyag lamang na nagpapahayag ng mga mananampalataya. Ginagawa ito sa pamamagitan ng kumpletong paglulubog sa tubig, kabaligtad na naman sa pagbibinyag sa pamamagitan ng pagwiwisik. Ang mga Baptist Church ay karaniwang sumusunod sa paniniwala na ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Karaniwang kinikilala ng mga Baptist ang 2 ordinansa bautismo at huling hapunan ng Panginoon. Walang tukoy na bilang kung ilan ang mga miyembro ng kanilang relihiyon. Ang mga Baptist ay naniniwala na sumasampalataya ka lang kay Kristo at mabinyagan sa pamamagitan ng paglubog sa tubig ay maliligtas ka na pagdating ng araw ng kawakasan. Pang-9 sa ating listahan, Philippine Independent Church. Ang Philippine Independent Church na tinatawag ring Aglipayan Church ay isang malayang denominasyong Kristiyano sa anyo ng isang pambansang simbahan sa Pilipinas. Ang pagkakahati nito mula sa simbahang Romano-Katoliko ay ipinahayag noong 1902 ng mga miyembro ng Union Obrera Demokratika Filipina dahil sa pang-aabuso ng mga paring Espanyol sa mga Pilipino at ang pagpatay kay Jose Rizal sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Si Isabelo de los Reyes ay isa sa mga nagpasimula ng paghihiwalay at iminungkahi na ang dating katolikong pari na si Gregorio Aglipay ang maging pinuno ng simbahan. Ang kanilang sentral na tanggapan ay matatagpuan sa National Cathedral sa Ermita, Maynila. Ito ay kinikilala bilang Aglipayan Church noong May 1918. Ang mga miyembro ay karaniwang naniniwala sa pagpapahintulot na mag-asawa ang isang saserdote. Marami sa pinabanal ng mga santo sa Roma ang hindi kinikilala ng Aglipayan Church pagkatapos ng taong 1902. Ang miyembro nila ay humigit kumulang umabot sa 917,000 noong taong 2010 pero sa kasalukuyan ay umabot na sila sa 8 milyong mga kasapi nito. Naniniwala ang simbahan sa ordinasyon ng kapwa mga pari at obispo. Pinapayagan ang simbahan ng mga pari nito na mag-asawa. Sila ay sumusuporta sa Reproductive Health Bill na isang batas na nagtataguyod para sa pagpipigil sa pagbubuntis at nagtuturo ng pagpigil sa paglaki ng populasyon na tinututulan ng simbahang Katoliko at ng ilang iba pang mga Kristiyanong denominasyon. Pang-8 sa ating listahan, United Methodist Church. Ang United Methodist Church ay isang pangunahing bahagi ng Methodista noong 19 na siglo. Ang pangunahing hinalinhan nito ay ang Methodist Episcopal Church. Ang kasalukuyang denominasyon ay itinatag noong 1968 sa Dallas, Texas. Sinusubaybay ng United Methodist Church ang mga pinagmulan nito pabalik sa pagkilos ni John at Charles Wesley sa England, gayon din ang Great Awakening sa Estados Unidos. Dahil dito, ang teolohikal na oryentasyon ng iglesia ay nagpasya ng Wesleyan. Ang simbahan ay miyembro ng World Council of Churches, World Methodist Council at iba pang mga relihiyosong asosasyon. Sa Estados Unidos, ang United Methodist Church ay kabilang sa mga pinakamalaking pangunahing larangan ng Protestante.
ang United Methodist Church ang pinakamalaking simbahang protestante pagkatapos ng Southern Baptist Convention. Nasa higit kumulang 12 million ang kanilang miyembro noong taong 2014. Naniniwala ang United Methodist Church na ang mga tao ay malayang makakagawa ng kanilang sariling mga pagpipilian dahil sa banal na biyaya ng Diyos na nagpakasagana sa kanila. At ang mga tao ay tunay na mananagot sa harap ng Diyos para sa kanilang mga pagpili. Pasok sa pampito sa ating listahan, Assemblies of God. Ang Assemblies of God ay naugnay ng mga pambansang pagpapangkat ng mga simbahan na magkakasamang bumubuo sa pinakamalaking denominasyong Pentecostal sa mundo. Umabot na sila sa mahigit 256 na bansa at teritoryo. Ito ang ika-apat na pinakamalaking denominasyong Kristiyano at ang pinakamalaking denominasyon ng Pentecostal sa mundo. Ang Assemblies ay nagmula sa Azusa Street Revival noong ikadalawampung siglo. Sa pamamagitan ng gawaing misyonero sa ibang bansa at pakikipag-ugnayan sa iba pang mga simbahan ng Pentecostal, ang Assemblies of God ay lumawak na sa buong mundo. Bilang pakikisama sa Pentecostal, ang mga Assemblies of God ay naniniwala sa pagbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu na may katibayan ng pagsasalita ng mga wika. Sila ay pinamuno ni George Wood at ang bilang ng kanilang mga miyembro ay nasa humigit kumulang 69 milyon na mga kaanib. Pinangangalagaan ng Assemblies of God ang Biblia bilang inspirasyon ng Diyos at ang walang alinlangang pananampalataya at pag-uugali. Ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog ay ginagawa bilang isang ordinansa na itinatag ni Kristo para sa kaligtasan. Naniniwala ang Assemblies of God na ang lahat ng Kristiyano ay may karapatan na humingi ng bautismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panganim sa ating listahan, Members Church of God International. Ang mga miyembro ng Church of God International ay isang pandaigdigang Kristiyanong organisasyong relihiyon na may punong himpilan sa Pilipinas. Mayroon din silang mga programa sa telebisyon at sa radyo na pinamagatang ang dating daan. Pinamunuan ito ni Daniel Razon. Ang mga miyembro ng Church of God International ay naniniwala na ang Diyos na makapangyarihan, ang Ama ay nagpadala ng kanyang anak na si Hesukristo na nakatulong sa pagtatag ng Church of God International sa Jerusalem. Ang simbahan ay tinatanggihan ang tradisyonal na doktrina ng Trinidad. Pangunahin na dito ang konsepto na mayroong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Naniniwala sila na mas dakila pa ang Diyos at si Kristo kaysa sa banal na Espiritu. Si Hesukristo ang itinuturing nilang bugtong na anak ng Ama. Naniniwala ang simbahan sa pre-existence ni Hesukristo sa Espiritu bago siya ipinanganak at ipinakilala sa laman. Pasok sa panglima sa ating listahan, Saksi ni Jehovah. Ito ay tinatag ni Charles Taze Russell noong mga 1870 sa pagkakabuo ng Zion's Watchtower Tract Society. Kilala sila sa kanilang bahay-bahay na pangangaral ng mga salita ng Diyos. Mayroon silang sariling salin ng Biblia, ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Tumatanggi sila sa pakikilahok sa paglilingkod sa military at pagsasali ng dugo. Kanilang itinatakwil ang doktrina ng Trinidad, likas na imortalidad ng kaluluwa at walang hanggang kaparusahan sa impyerno sapagkat itinuturing nila ang mga ito na hindi nakasalig sa Biblia. Hindi sila nagdiriwang ng Pasko o iba pang mga pista na kanilang itinuturing na may pinagmulang pagano at hindi naaayon sa Kristyanismo. Ang mga tiniwalag na kasapi ay maaaring muling ibalik sa organisasyon kung tunay na nagsisisi. Ang bilang ng kanilang mga miyembro ay higit sa 8.3 milyon na mga kaanib sa buong mundo. Ang mga saksi ni Jehovah ay naniniwala sa isang tunay na Diyos na ang pangalan ay Jehovah. Naniniwala sila na si Jehovah ang may likha ng lahat ng bagay at may pangkalahatang soberanya. Naniniwala silang ang Diyos ay hindi bahagi ng Trinidad. Pasok sa pang-apat sa ating listahan, Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang malayang relihiyosong organisasyong Kristiyano na nagmula sa Pilipinas. Ito ay inirehistro noong July 27, 1914. Si Ginoong Felix Manalo ang unang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at itinuturing sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang Iglesia ni Cristo ay nagpapatunay bilang isang tunay na iglesia at ang pagpapanumbalik ng orihinal na iglesia na itinatag ni Jesus noong unang siglo. Patuloy ang paglago ng Iglesia ni Cristo hindi lamang sa Pilipinas maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kasalukuyang pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ay lubhang lumago at nagtagumpay ang Iglesia. Noong taong 2010, nalaman ang census ng Pilipinas sa National Statistics Office na 2.45% ng populasyon sa Pilipinas ang kaanib sa Iglesia ni Cristo at tinaguri ang pangatlong pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas.
Naniniwala ang Iglesia ni Kristo na ang Diyos o ang Ama ang tanging iisang tunay na Diyos. Tinatanggihan ng Iglesia ni Kristo ang tradisyonal na paniniwala ng Kristiyano patungkol sa Trinidad dahil labag ito sa aral ng Diyos. Hindi sila sumasamba sa mga imahe o larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pangatlo sa ating listahan, Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church ay isang denominasyong Protestante na kilala sa pagsamba ng araw ng Sabado. Dahil dito, tinatawag sila bilang mga Sabadista. Nagbibigay din ito sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Itinuturing nila ang ikapitong araw ng linggo sa kalendaryo ng mga Kristiyano at Hudyo bilang araw ng Sabbath. Kabilang sa mga tagapagtatag nito ay si Ellen White. Karamihan ng teolohiya ng Sabadista ay sumasangguni sa karaniwang mga aral ng Protestanteng Kristiyano tulad ng Trinidad at ang hindi pagkakamali ng banal na kasulatan. Kilala sila sa pagiging konserbatibo sa mga pagkain at kalusugan. Kanila rin itinuturo na ang Papa ng Simbahang Katoliko Romano ang Antikristo. Nakapagtatag ito ng mga missionary church sa higit sa 215 mga bansa at teritoryo. Nakapagpatakbo ito ng higit sa 7,500 na mga paaralan, maraming mga ospital at mga palimbagan. Mayroon din silang humanitarian aid na kilala bilang Adventist Development and Relief Agency. Ang bilang ng kanilang mga miyembro sa kasalukuyan, mayroon silang napabautismuhan na higit sa 20 milyon katao at 25 milyong tagasunod. Noong Mayo 2007, ito ang 12th pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Pangalawa sa ating listahan, Islam. Ang Islam ay isang pananampalatayang monoteismo na nagtuturo na mayroon lamang isang Diyos at iyon ay si Allah. Si Muhammad ang itinuturing nila bilang mensahero ng Diyos. Ang mga lungsod ng Mecca, Medina at Jerusalem ay ang mga tahanan ng tatlong pinakabanal na lugar sa Islam. Itinuturo ng Islam na ang Diyos ay mawain, makapangyarihan sa lahat, natatangi at ginagabayan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang pangunahing mga kasulatan ng Islam ay nasa Quran, na kinikilala nila bilang salita ng Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na ang Islam ay ang kumpleto at universal na bersyon ng isang pangunahin na pananampalataya sa pamamagitan ng mga propeta, kasama sina Adan, Abraham, Moises at si Jesus. Itinuturo rin ng Islam ang huling paghatol sa matuwid na gantimpala ng paraiso at di matuwid na parusahan sa impyerno. Kabilang sa mga konsepto ang limang haligi ng Islam na kung saan ay sapilitan ng pagpapasamba at pagsunod sa batas ng Islam o Sharia. Ito ang pangalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo at may higit sa 1.8 bilyon na ang tagasunod. At ang nanguna sa ating listahan, ang pinakapopular na relihiyon sa Pilipinas ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Ang simbahang Katoliko na kilala rin bilang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang pinakamalaking iglesyang Kristiyano. Ang simbahang ito ay naka-impluwensya sa kanluran ng mga filosofiya, kultura, agham at sining. Nangangahulugan ng salitang Katoliko bilang sanlibutan, universo o pandaigdigang relihiyon. Ang simbahang Katolika Romana ay isang Kristiyanong simbahan na laganap sa buong mundo. Itinuturo ng Iglesia na sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang saserdote ng tinapay at alak ng sakripisyo ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Si Birheng Maria ay pinarangalan sa simbahang Katoliko bilang ina ng Diyos at reyna ng langit. Ang simbahang ito ay pinamumunuan ng obispo ng Roma na kilala bilang Papa. Ang sentral na pangangasiwa nito ay nasa Vatican City sa Roma, Italia. Naniniwala sila na si San Pedro ang pinakaunang papa sa Roma. Ang Iglesia Katolika ay naniniwala na mayroong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos na Espiritu. Tinatawag nila itong Trinidad. Naniniwala ang mga Katoliko na si Jesus ang ikalawang tao sa Trinidad. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang Diyos ay naging isa sa kalikasan ng tao sa pamamagitan ng pagbuo ni Jesus mula sa sinapupunan ni Birheng Maria. Si Kristo ang itinuturing nilang Diyos Ama. Naniniwala sila na para sa lahat ng tao ang ginawang pagtubos ni Kristo. Itinuturo ng simbahang Katoliko na pagkatapos ng kamatayan ng tao, ang kaluluwa ng bawat tao ay tatanggap ng isang paghatol mula sa Diyos batay sa kanilang mga kasalanan. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!